8 taon kong hindi nakasama ang anak ko. Hindi nakita. Hindi ko naalagaan. Hindi ko nayakap. Sobra-sobra na ang pagtitiis ko. Kaya baka pwede naman makuha ko na sa'yo ang anak ko. Naiintindihan ka, Talisette. Pero sana huwag mo naman akong biglain. Tsaka isa pa, paano mo pupunin si Princess? Ano sasabihin mo sa kanya? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na ikaw at hindi ako ang tunay niyang ina? Sa tingin mo ba, matatanggap niya agad yun? May emosyon din ang bata. Alam ko masasaktan si Princess. Pero kailangan niyang malaman ng totoo. Hindi na ako makakapaghintay, Mabel. Sobra-sobra na ang paghihintay ko. Intindihin mo naman ako. Maawa ka naman sa akin. Ina ka din. Alam ko, alam mo kung ano yung nararamdaman ko. Naiintindihan mo. Maawa ka naman sa akin, Mabel. Sige, sumama ka sa amin. Pero isang kondisyon. Ano? Ako munang kakausap sa bata. Ako magpapaliwanag sa kanilang sitwasyon natin. Tay, kahit konti po ba, hindi niyo mabibigyan ng pera si inay. Naawa po kasi ko sa kanya eh. At saka po, baka po pag hindi niyo siya binigyan ng pera, yayain na naman niya po ako pumunta kay na Princess. Ayoko na po pumunta doon ang kasama si inay. Nahiya po kasi ko kay Mami Mabel na humingi ng pera. Sabihin mo sa kanila na huwag nang magbigay. May pinaglalaanan kasi ako ng perang yun, anak eh. Alam mo ba kung para kanina yung pera ngayon? Kaya na Ate Banipo at saka kay Libby. Te, para sa inyong tatlo yun. At ang gusto ko, si Tito Inoy ang maghahawak ng pera para sigurado ako na sa inyong tatlo mapupunta. Hindi niya naman po ako kailangan bigyan ng pera eh. Hindi naman po ako mahilig sa pera. Alam ko. Pinalaki kasi kita ng maayos eh. Pero gusto ko makinabang ka pa rin doon. Gamitin mo yung pera, yung party mo sa paghahanap sa mga tunay mong magulang. Sa ganitong paraan na lang ako makakabawi sa kabait ang ipinakita mo sa akin. Salamat po, Tay. Thank you po talaga. Mahal niyo din ako. Oh, Tita, you're home na pala. Kamusta ho? Kamusta yung resulta? Bakit pa naka-off itong cellphone ni Preston? Kanina pa ako tawag ng tawag, ah. Siguro ho, nasa eroplano na siya. Sinundo na ho niya kasi si Kuya Henry, eh. Ano? Bakit siya umalis nang hindi siya nagsasabi sa akin? Tita, he was trying to call you, pero hindi po niya kayo makonta, kaya umalis na ho siya. Hindi siya dapat ng desisyon nang hindi siya nagsasabi. Hindi mo na dapat makauwi si Enrico. Siguradong sasabihin sa kanya ni Mabel na si Lisette ang lumabas na ina ni Princess sa DNA. What? Eh, tita, kala ko po ba kinausap niya na yung doktor? Tinraidor ako ng doktor na yon. Kaya ngayon, alam na ni Mabel na hindi siya ang tunay na ina ni Princess. Tawagan mo nga si Sister Melinda. Sabihin mo sa kanya pumunta siya kaagad dito. Gusto ko siyang makausap. Charming? Tita Inay! Gusto niya pa makikipagkabait-bait ha, pero pagkataba-taba. Hindi, ano ka ba naman? Okay lang ako. Gaga, hindi ikaw. Hindi ba ako?
Kumusta ka na, Charming? Okay lang po ako. May good news po ako sa inyo. Good news? Teka, bago yan ah. Anong good news yan? Alam niyo po ba, Tito Inoy, si Itay, may malaki palang pera. At sabi niya sa akin, ibibigay niya daw sa'yo para di magastos ni Itay. Totoo? Totoo ba sinasabi mo? Opo, Tito, kaya halika na sa bahay, dalawin mo na si Itay. Ay, ayoko. Meron naman ako makikita ang impacta doon. Wala doon si Inay. Di ko nga alam kung nasan eh. Kaya halika na. Ayoko. Halika na. Ayoko, Ming. Inoy, sige na. Puntahan mo na si Ronald. Kawawa naman siya. Sige na. Sige, sige na. Ba't nagbibihis ka na? Aalis na ba tayo? Tumawag na kasi sir eh. Pinababalik na ako doon sa kampo. Gusto mo, magkita na lang ulit tayo. Oo ba? Yun nga palang insurance at pension ni Ronald. Eh, talaga ba sa kanyang babagsak yun? Baka naman kasi magawa natin ng paraan na ako makakuhay. Sige na, para sa susunod na lumabas tayo ulit, may pera tayo. Alam mo, tama yung first impression ko sa'yo. Wise ka nga. Alam, paano mo naman matatanggap yun? Eh, buhay pa si Ronald. Sana kung patay na siya. Yun, sigurado wala kang kagawad doon sa pera. Mas malaki pa yung makukuha mo. Ibig mo sabihin, kapag namatay si Ronald, mas malaki yung makukuha ko mula sa insurance? Oo naman. Baka umabot yun ng mga 1 million o higit pa. Bukod pa yung pension, ha? Kaso nga lang, buhay pa yung asawa mo. Kaya wala kang choice ngayon, kundi lambingin siya ngayon. Baka sakali bigyan ka 1,000. Ginagawa mo dito sa labas? Hinihintay kita, Mami. Mami, saan po kayo nagpunta? Bakit niyo po kasama si Miss Lisette? Galing kami sa school niyo. Inayos ko lang yung mga records mo para makapasok ka ulit sa susunod na taon. Kabila, doon po kayo nang galing? Bakit mo ang tagal niyo? Kasi meron pa kaming tinulungan na isang bata eh. Nakita namin sa kalye. Iyak siya ng iyak kasi nawawala daw yung mami niya. Kaya hinahanap niya yung mami niya eh. Talaga, Mami? Tinulungan niya yung bata na hanapin yung mami niya? Pero pag-uwi namin dun sa bahay nila, dalawa pala yung mami niya. Yung isa, yun yung totoong mami niya. Yung pangalawa naman, yun yung nagpalaki sa kanya. Kaso yung dalawang mami, gusto na makuha yung anak nila. Eh, paano nila makukuha yung anak nila? Eh, isa lang naman yung bata. Ikaw, sino pipiliin mo? Pagpalagay natin ikaw yung little girl na kinukwento ko. Kanino ka sasama? Ayokong maging ako yan, Mami. Kasi isa lang naman ang mami ko. At ikaw yun. Princess, anak. Kailangan natin dalawa mag-usap. Kasi may mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa aming dalawa ng Tito Lisette mo. Ano po yun? Ah, Mabel. Tsaka na lang, akyatin mo muna si Princess. Tayong dalawa na lang muna mag-usap. Sige, ako na mag-akyat. Princess, halika na.
Doon tayo sa loob. Bakit mo ako pinigilan? Akala ko ba gusto mo nang sabihin sa bata ang totoo? Kasi tama ka. Masasaktan lang yun si Princess kung sasabihin natin sa kanya, totoo. At hindi ko kayang saktan ng anak ko. Dahil nakita ko kung gaano kanya kamahal. Pwede naman nating sabihin sa kanya ng paunti-unti na lang. Tsaka okay lang sa akin kung hindi ko muna siya mauwi ngayon. Ina lang ng katulad ko ang makakapagsabi niyan. Lizette, meron sana akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Totoo bang ibinenta ng nanay mo ang anak mo? At si mama ang bumili sa anak mo? Mabel, sa tingin mo ba hindi mangyayari ito na ako talagang totoong ina ni Princess kung hindi niya ginawa yun? Kung ganon, nagsinungaling nga sa akin si mama. Patong-patong na ang kasalanan na sa akin. At ngayon, hindi ko na ito mapapalagpas. Lalabanan ko na siya. Mabel, sandali! Mabel! Oh, dahan-dahan. Iho, sigurado ka bang kaya mo na? Baka matumba ka. Hindi po. Actually, wala naman ako nararamdaman na hilo. At saka maigi na to para na-exercise tong binti ko. Bitiwan mo na siya, Paking. Hayaan mo siya, tama yung ginagawa niya para lalo siyang lumakas. Nagkakalala lang ako eh. Basta wag lang niyang bibiglain. Tama yan. May bisita yata tayo ah. May pasyente ka ba, Elvira? Wala naman nagpa-appointment sa akin eh. Magandang gabi, oh. Magandang gabi naman. Ano po ba ang sa atin? Sir Henry? Presto? Mabuti na lang nandito kayo. Kailangan natin mag-usap. Not now, Mabel. Mahuhuli ako. May appointment ako sa opisina. Hindi kayo pwede umalis hanggat hindi ninyo sinasagot ang tanong ko. Nasaan ang sanggol na sinilang ko noon? Nasaan? Di ba sinabi ko na sa'yo? Patay na siya. Kung ganun, niloko niyo ako. Hindi totoong nababaliw si Lizette. Hindi totoo na pinapalabas silang sa kanya na siya ang tunay na ina ni Princess dahil malinaw sa DNA na mag-ina sila! Kung niloko ninyo ako noon, alam ko niloloko ninyo ako ngayon. Hindi totoong patay ang anak ko. Alam ko, nararamdaman ko buhay ang anak ko. Kaya sabihin niyo sa akin, nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin! Hindi kita sasagutin, Mabel! Sagutin ninyo ako! Ano ba? Hindi kayo aalis sa sagutin ninyo ako! Ako! Nasaan ang anak ko? Sabihin niyo sa akin! Alam mo ako! Hindi! Sagutin ninyo ako! Sagutin ninyo ako! Nasaan ang anak ko? Nasaan? Bitaw! Dito ko! Bitaw! Nasaan ang anak ko? Bitaw! Doktora, kilala ko siya. Taon siya ni Mama. Makaka-uwi na rin ako. Tuloy po kayo. Salamat dumating ka. Si Doktora nga pala. Magandang gabi, o. Magandang gabi naman. Pamela? Ate! Mabel! Mabel! Mommy!
Mami! Ate! Mami! Ate! Mami! Ate! Mami! Anong nangyari sa ate ko? Anong ginawa niyo sa ate ko? Nadulas siya eh. Ano ba? Tawagin niyo yung driver! Sige na, dali natin siya sa ospital! Mabel? Ang tito inay mo? Nakanaate si Shmita po. Na-allergic daw po siya dito eh. Baka dumating si inay. Di bale, nakapag-usap naman na kami. Vanessa? Libin! Tulog daw po sa naate, Vane. Ah, ganun? Mabuti kung ganun, maasikaso ko na yung tatay mo. Ronald, ibinili kita ng mga prutas. Sabi kasi nila ay makakabuti daw ito sa'yo. Bili kita ng peras, itong orange, itong mansana. Saan ba gusto mo? Ano mag-aasikas si Tatay Charming? Huwag mo akong mahawak-hawakan, ha? Alam ko naman kaya ka nagbabait-baitan dahil alam mo na may makukuha akong pera. Kaya tigilan mo na yung pagpapanggap mo na mabait na asawa. Bistado na kita. Liga, Preston. Tuloy ka. Ganyo nga naman ho, sir. Sino mo mag-aakala na nakaligtas ka? Ay. Kayo ho palang tumulong kay Sir Henry? Oo, kami nga. Ako si Doktora Elvira. At siya naman ang husband ko, si Paking. Ang laki yung napasasalamat namin sa inyo. Huwag ko kayo mag-alala. Sigurado akong gagandin pala akin ng mga amo ko. Hindi naman kami umaasa, iho. Tama lang natulungan namin si Henry dahil yun ang nararapat. Doktora, tatanawin ko ng malaking utang na loob yung mga ginawa niyo sa akin. At hindi ko malilimutan yun. Umintindihin niyo. Preston, ano plano natin? Kailan tayo babalik sa Maynila? Nagkakarga ng fuel ang sinasakyan kong private plane. Sinisigurado lang hindi yung papalya para hindi ka matrauma. Bukas tayo nakaschedule pabalik na Maynila. Mabuti. Miss na miss ko na yung asawa at anak ko eh. Kamusta na nga pala sila? Ginagamot pa ang mami mo. Don't worry, iha. O wala naman sigurong masamang mangyayari sa kanya eh. Ano ba talaga nangyari? Bakit mo siya nahulog sa hagdan? Aksidente ho ba o may sumadya? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Dumulas ang kapatid mo, kaya siya nalaglag. Ano akala mo sa amin? Sa samang tao, ganun lang nangyari. Wala nang iba. Nandiyan na po ang doktor. Dok, kamusta po ang ate ko? Nagamot na namin siya, pero hindi pa rin siya nagkakamalay. Hindi pa siya stable. Sinicheck pa lang namin kung nagkaroon siya ng blood clot sa kanyang ulo. At kung meron, she needs another operation. Kasi delikado yon. Let's just hope na magising siya sa pagkakakomatose or else baka mangyari ay kinatatakot ko. Ano? Iniwan mo pa dun si Princess? Akala ko ba gusto mo na siyang makasama? Bakit iniwan mo pa siya kay Doña Amparo? Gusto ko ba yun, inay? Mahirap din naman para sa akin yun, ah. Eh, bakit iniwan mo pa doon yung bata? Sana isinama mo na dito. Paano si Mabel, Bonnie? Nakita ko kanina kung gaano kamahal ng anak ko si Mabel. Sa tingin mo ba, may uuwi ko kaagad yun?
Nasasama siya kagad sa akin. Na maniniwala siya na, na ako ang nanay niya. Lisette, kung gusto mong makuha ang anak mo, kailangan ngayon na! Ngayon na! Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon pang magkaroon sila ng bonding ni Mabel. Sino magiging kawawa? Ikaw! Tamang sinasabi ng nanay mo, Lisette. Mas mahihirapan ang kunin si Princess kapag dinilid mo pa yung pagsundo sa kanya. Kasi kuminsan nag-iisip tong batang to eh. Akong bahala. Bukas, pagpunta mo ron, sasama ako. Ako mismo ang kukuha kay Princess. Pero inay... Huwag mo nang isipin si Mabel at si Princess. Ang isipin mo si Doña Amparo. Tandaan mo, kamuntik akong mapatay ng babaeng yon. Kung kaya niya akong saktan, sa palagay mo, hindi niya kayang gawin sa anak mo yon? No, hindi natameme ka. Bukas kukunin na natin yung bata. At hindi tayo babalik dito nang hindi natin siya kasama. Siguraduhin niyo na mababantayan niyong mabuti si Mabel. And please, i-update mo ako sa kondisyon niya. I'll just call or text you, Mom. Good. Okay po, Mom. Kanina ka pa dyan, ah. Hindi mo ba sisilipin si Mabel? Ninaw siguro, tita. Matitense po ako eh. Baka po pag nagising si Mabel, tas nakita sila ni Kuya Henry. Sigurado yung susumbong ako ni Mabel eh. Bakit ka ba natatakot? Eh, comatose na nga yung tao. Tsaka sinong magsusumbong sa kanya? Ako lang naman ang nakakita na tinulak mo siya. Hindi niyo sasabihin kay Kuya. Bakit? Mabuti na nga siguro nangyari ito. Para pagdating ni Enrico, hindi na sila makakapag-usap. Ano pa isusumbong niya? Eh, hindi naman siya pwedeng magsalita. Talagang kampi sa akin ang Diyos. Alam na alam niya na kailangan ko ang tulong niya. Kaya nangyari ito.